Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Pag-usapan natin ang disingkong hollow block, ang kanyang mixture, at kung gaano ba karami ang kayang ilatag sa isang supot ng simento. Bakit ba tayo gumagamit ng CHD na disingko? Bakit ba hindi na lang D4? Minsan may mga pangailangan o requirements na kailangan natin gamitin yung disingko. Katulad ng kung sakaling ang inyong bahay ay mataas yung tambak, at least siguro nasa 5 baitang yung inyong bahay, so magkakaroon nyo ng tambak, mas mainam na mas malaki yung hollow block kaysa sa D4 lang ang gamitin kung mataas ang tambak. Pero may mga paraan pa kung D4 lang naman ang inyong gagamitin. Maaari din natin gamitin yung D5 kung nagmamadali ang paglatag ng hollow block, kasi paggamit natin ay D5, kayang-kaya natin ilatag or ilay at least siguro sa maghapon 12 patong. Hindi katulad ng D4, hindi mo kailangang pwersahin yung pagtaas ng hollow block. At kung minsan kaya gumagamit sila ng D5 ay para mas mabilis yung latag ng hollow block. Halimbawa yung D4 hanggang 10 patong lang, samantalang yung D5 kahit hanggang 12 patong pwede kayong gumamit. So, yun ay example lamang po. Isa pang reason kung bakit D5 ang ginagamit nating hollow block ay para mawala yung nosing ng poste. So, minsan kasi pagka medyo maliit yung hollow block, D4, napipilitan na magkaroon ng nosing yung poste, yung biga. So, mas madali kasing magpalitada kung wala ng nosing yung biga, yung poste. So, ano-ano ba yung dapat natin i-consider? Halimbawa, yung mixture natin doon sa unang palapag or doon sa portion na kung saan mayroong tambak, mas maganda na mas mataas yung mixture o yung class ng ating gagamitin. Halimbawa, pwede tayong gumamit ng 1:2 or 1:3 na mixture para doon sa may panambak. At kung wala namang panambak na, usually ang ginagamit natin is 1:4. So, paano ba natin malalaman na 1:4 ang kailangan nating gamitin? Gano'n ba karaming hollow block na D5 ang mailalatag natin sa isang supot ng simento? Nagkaroon ako ng actual counting sa 2 supot ng simento kung gaano karami ang hollow block na kanyang pwedeng ilatag. So, sa aking huling bilang, ay sa 2 simento, umaabot ng tigte 22 or 44 na hollow block ang kayang ilatag sa 2 supot ng simento. So, ibig sabihin, sa 1 supot ng simento, kayang maglatag ng 22 na CHB na D5. Ngunit kung titingnan natin yung nilatag na hollow block, ito ay nag-start pa lang. Kasi yung tinatawag na paupo, medyo marami siyang magagamit. Based dun sa preparation, yung unang latag ng hollow block, mas maraming ginamit doon sa paupo o yung unang-unang lagay ng simento. Based doon sa mga nakalipas na mga naglatag na umaabot ng 24 kada supot ng simento hanggang 26, ito ay depende na rin kung gaano ka-accurate yung pinaka-level ng flooring sa unang palapag. So, ibig sabihin ng pinaka-average na nailalatag ng disingkong hollow block sa 1 supot ng simento ay nag-a-average ng 24 na hollow blocks. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ba or ano ba yung mixture na gamit kung 24 na hollow block ang nailatag sa 1 supot ng simento. So, paano ba susukatin yung 1:4? Ang 1:4 ay may katumbas na ibig sabihin, pero siyang katumbas na 1 part ng cement at 4 parts of sand. Tumayan nga natin, ano ba yung mga panukat na pwede natin gamitin? Minsan ginagamit yung bucket o yung 4-gallon bucket ng pintura. Minsan gumagawa ng box ng sukat ay 1 by 1 by 1 foot para magkaroon ng 1 cubic foot. So, paano ba natin nakuha yung lahat ng sukat na yon? So, mas pinakamadali kung gagamitin mo ay ang supot ng simento, kalahati-kalahati. Halimbawa, gagamit ka lang kasi mahirap buhatin yung
isang sukot ng buhangin. Kaya minsan kinakalahati, kalahati lang yung sukat ko. Bali, dalawang kalahating simento, isang part ng buhangin ang katumbas noon. So, tingnan nga natin kung accurate ba, gano'n ba ka-accurate. Halimbawa, kung ang gagamitin mo ay 1x1x1 foot na box na a-assemble ninyo at saka yung 4-gallon bucket ng pintura. Subukan natin i-compute yung 1x1x1 na box na gagamitin natin na pansukat. Sabi nila, yung isang box daw na may sukat na 1 foot by 1 foot by 1 foot ay equivalent daw ng isang sukat ng simento. So, check nga natin kung tama yan. Kung yung 40 kilogram cement meron siyang density na 1,440 kilogram per cubic meter. So, kung kukonvert natin itong 40 kilogram into a cubic meter, so ganito lang ito, 40 kilogram. Dahil yung density niya is 1,440 kilogram per cubic meter, nasa denominator siya. Kasi nga, i-take natin yung reciprocal nito para mapunta yung meter cube doon sa babaw. So, matitira yung meter cube kasi makakancel itong kilogram. So, 40 divided by 1,440, 0.2777. Okay. So, ang kailangan nating malaman ay kung ilang cubic foot itong 0.0. So, tama di ako nasulit. 0.027777. So, paano natin i-convert yung 0.0277 cubic meter papunta sa cubic foot? So, gagawin lang natin. Let's say meron tayong 0.0277 cubic meter. Kailangan makancel natin yung cubic meter. Alam natin na 1 meter is equals to 3.28 feet. So, ang gagawin natin, i-square natin ito. So, I mean, I'm sorry, i-cube natin yan kasi cubic meter ito. Meter cube. So, kailangan natin i-cube ito. So, matitira dito, yung 3.28 cube nito is 35.287. So, ito yung 3.28 cube. Ito yung sagot niya. 35.287. So, yung ano natin, yung matitira nating unit is cubic foot. Dahil makakancel itong cubic meter. Ito siya. Matitira yung cubic foot. So, kung multiply natin yung 0.0277 dito sa 35.287, ang sagot is 1.012 cubic foot. So, ang ibig sabihin, kung 1.012 cubic foot yung ating nakuha, kung mangyayari dyan, is that this is approximately equals to 1 cubic foot. So, kung meron tayong box, tapos meron tayong gawa ka ng box, ang sukat niyan is 1 foot, 1 foot yung height, at 1 foot din itong sana to. So, 1 times 1 times 1. So, ibig sabihin, totoo nga pala na yung 1 cubic foot is equals to 40 kilogram cement. So, yun yung tamang mixture natin. Ngayon, kung gagamitin naman nila yung isang bucket ng pintura,
pwede nilang gamitin yung isang bucket ng pintura at yung size ng isang bucket ng pintura, sabi diyan ay meron siyang 16 liters or 4 gallons. Yung average na laman nito, kung i-compare natin sa cubic foot, ay umabot na nasa 0.55 cubic foot. So, ang ibig sabihin, halos hindi naman siya puno every time natatakal. Kung 1:4 ang gamit nyo, 1:4, so ilang bucket ang kailangan natin? So, ang kailangan natin bucket is 1:8 bucket ng buhangin. So, sand. Ang kailangan nyo ay isang simento. Pero kung itong box ang gagamitin nyo, so 1:4 box ng 1 cubic foot na ginawa ng karpintero. So ito yung ratio ng dalawa. Depende kung ano yung gusto nyong gamitin. Ngayon, mayroong iba pinapala, inalagay sa kartilya. Yung pinapala inalagay sa kartilya, kung meron silang ganito, tinitingnan nila kung ilang pala yung katumbas ng 8 bucket. Tapos saka na lang ikakartilya. Merong mga differences, merong konting mga pagkukulang, whether merong plus or minus dun sa volume. Kaya hindi ganun ka ano sa site, pagka ginagawa na on-site, pwedeng magkaroon ng plus or minus 10% noong mixture volume. Okay? So hanggang dito na lang, sana nagustuhan nyo ang ating munting video ngayon. So huwag kakalimutan, paki-like, subscribe, and pakihit rin po ang notification bell. Maraming salamat po.